This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Welcome to Jesus the Anointed One Church Online. I'm Sister Princess Bicol. Yes, at magandang umaga sa inyong lahat. A blessed at mapagpalang umaga, JA1 fam. Ito naman po ay si Sister Melissa Rex. Hello, no, good morning! O, diba? First time namin magkita talaga magkatabi ng ng face to face, 'di ba? Ng close. Isang makulimlim na umaga sa inyong lahat. Good morning, Sister Mel. Magandang umaga kasi ganda mo ang umaga ngayon. Thank you. Yun nga, pagharap ko sa iyo, parang nananalamin lang ako. O, 'di ba? 'Di ba maganda 'yan, ano? So, kaya kayo ang mga kapatid, gumising, bumangon, humarap sa salamin kung ready na ba kayo kasi ngayon ang araw para i-meet natin ng face-to-face, ng close-up ang ating Panginoon. Amen. Kaya bangon na, mga kapatid. Yes, magkapi-kapi na at i-share nyo na ang live na ito para mas marami pa tayong ma-share ng Word ni God. Oo. So, kumusta ang umaga mo? Ang kulimlim, no? Oo, alam mo, maulan na maulan pero blessed na blessed pa rin tayong lahat, syempre. Matindi ang month ng July. Kasi diba, inaano nga natin, yung wisdom. Yes, punong-puno ng wisdom, God's wisdom. At napaka-importante talaga ng God's wisdom. Totoo, lalo sa atin, diba? Pareho tayong mami. Yes. Kaya actually, sa totoo lang, diba sabi nga nung last ano natin na hinihiling pala sa Lord yung wisdom, no? Talagang ina-ask mo yun kay Lord. Kaya sa totoo lang, mula nung isilang anak ko, tapos nakapagsalita siya, Sister Mel. Ang prayer ko sa Lord, mas patalinuhin mo naman ako kaysa sa anak ko. Napaka-importante ng wisdom. Hindi pwedeng nakabase lang tayo sa wisdom, ng worldly wisdom. Kailangan talaga may wisdom tayo ni Lord. At isang paraan, syempre, ay ang pagbabasa ng Bible, pag-share ng word. Mas lumalapit sa mga mas malapit kay Lord para marami tayong natututunan. Totoo. Ang mahalaga yun, di ba? Yung humanap ka ng mas malalim pa sa'yo, sa Panginoon, kasi talaga matututo ka sa kanila. Totoo yan, totoo yan. At syempre gusto natin batiin lahat ng ating mga JA1 Satellite Churches. Hello sa inyo. Hello! Sa Asia! Of course, meron din tayo sa Middle East. Ito malapit sa puso ko to. Ang Middle East, hello! Good morning sa inyong lahat dyan. Of course, sa Australia, sa North and South America, hello, good evening, good morning sa inyong lahat. At ito ang aming travel destination, ang aming dream travel destination sa Europe. Hello, good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat. Salamat sa pagsama niyo sa amin. At ito, sa mag-comment down below lang kayo kung nasaan kayong lugar ngayon na makakasama namin as we worship God online. Yes, at syempre sa lahat na nanonood ng ating replay, hello din sa inyo. Ayan, yung ating mga team replay. Yes, hello, hello. See you welcome later. Nako, at sa mga first-timers dito sa JA1 Online Live natin, hello and welcome to Jesus the Anointed One. Sana makasama namin kayo till the end kasi for sure, ito ang matinding wisdom na binigay sa inyo ni Lord. Yung mag-stay kayo, i-click nyo itong online natin ngayon at mag-stay kayo. Matindi po ang gagawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Yes, at dahil nandito kayo ngayon, ay ang mensahe ng Lord ay talagang sadya para sa inyo. You are here for a reason, hindi ba? Yes, Sister Mel, maganda yon. Pag-gising pa lang natin, di ba, sabi nila, every gising is a blessing. At ang purpose natin, ma-realize natin ang purpose natin, not, hindi lang ngayong araw na ito, kundi sa mga susunod na araw. Kaya naman, ngayon mga kapatid na nandyan sa ating online, ang purpose natin ngayon ay to like, share, subscribe ang ating mga pages. Yes, ano mga ito, Sister Mel? Huwag niyo kakalimutan, of course, ang ating mga Facebook pages, Anointed Worship, i-follow niyo na yan. At syempre, ang Facebook page ni Bishop Art Gonzalez. Kung saan doon yung maririnig yung mga composition niya sa Anointed Worship. And kay Bishop Art Gonzalez, yung mga liberation word natin, di ba? Yung mga every Wednesday and Friday na pagtuturo niya at even yung mga ibang mga pastors natin, maririnig natin doon. At syempre sa mga kabataan, huwag niyong kakalimutan na i-like, follow, and share ang ating Jam Batangas. Yes, at syempre, huwag niyong kakalimutan ang Facebook page natin ng New Breed. Yan, ito yung mga ka-age natin. Mga youth, di ba? Yung mga kabataan, ganyan. At speaking of New Breed, meron silang mga gawain, di po ba? So meron silang every Thursday and every Sunday. So every Thursday, nagkakaroon sila ng face-to-face na gathering. Pero minsan, nagkakaroon sila ng mga ano, yung house, nag-house-to-house sila na live group gathering. So just look for Pastor Pao Tessico. Pero every Sunday, meron silang online
fellowship. Yes. So kung hindi kayo makaka-attend man ng face-to-face, may chance pa rin kayo kahit online ay meron kayong life group. Dahil napaka-importante talaga ng life group dahil dito talaga na-share natin yung mga saloobin natin at natututo tayo from other members ng life group natin. So guys, huwag na kayong mahiya. Mag-join na kayo dyan every Thursday ang face-to-face at syempre, Saturday ba? Sunday yung online. So meron kayong pagkakataon lahat. Magandang bagay yung may life group talaga. Yes. Actually, yung may kakuntuhan ka, di ba? Mm-hmm. Tapos ang kinukantuhan nyo ay yung salita ng Lord. Nakaka-empower, di ba? Lalo sa ating mga mommies. Oo. Sa totoo lang, kailangan natin yan ma-refresh lagi. Di ba? Mapaalalahanan tayo na mabuti ang Panginoon. Amen. Kahit sa kabilang mga pagod natin, mga mommies, mabuti ang Panginoon. All the time. At syempre, bumati muna tayo dito. Meron tayong mga viewers, si Belinda Vargas, a blessed morning from Korea, Sis Angie. Ayan, salamat Korea po. At talaga i-comment lang down below anong lugar ko kayo narito ngayon, kung nasang lugar kayo. At i-text nyo lang at i-comment ang mga friends nyo dito kasi isa sa mga naging preaching doon is yung prayer. Paano natin daw marireceive yung full blessing ni Lord is through prayer. So, ang naging revelation sa akin ni Lord, once you type the names ng mga friends nyo, ka-family dito sa ating online church, parang pinagpipray mo sila. Yes. It's a sign of prayer, di ba? Yes. Yung one way of your prayer na, Lord, i-bless mo po ang mga taong ito na itatype ko at makinig sila. At kayo naman, na mga na-mention dito, pag na-click nyo ito, matindi ang wisdom na binigay ni Lord sa inyo. Yung the moment na i-click nyo lang yan, i-claim mo na ang wisdom ni Lord na iyong marireceive today. Oh. Okay, bati pa tayo. Sige. Ako naman, babatiin ko naman si Tony Nen Aguilion. Mapagpalang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Ito si Tita Medi Plata. Ito matindi. Good morning sa inyo, dalawang pretty-pretty. Oh. O, diba? At syempre, sa yung bumate, Tita Medi na super pretty. Mana lang kami sa iyo. Good morning po. Ito naman, galing kay Dwight Abante. Good morning, JA1 people. Have a blessed Sunday. Watching from JA1 Malitam. Good morning po. Hello, good morning. Bakit ganun ang nababasa ko? Parang mga sabi ni Ashley. Si Ashley, isa sa mga magandang host natin. Every online, church. Blessed morning, J1 family. Good morning po sa dalawang magandang host. Ayan, galing kay Faye Per Singkula. Good morning, JA1 Batangas. Watching from JA1 Netherlands. Hello. Diba nakarating na tayo doon? Kaya nakaganito ako kasi alam ko po saan ako makakarating ngayong umaga sa Sir Mel. So ready na ako kung medyo malamig dyan sa lugar nyo. Ready ako. Ramdam na. At dito sa Pilipinas medyo makulimdim so ready pa rin ang aking suot. Good morning, good evening sa inyong sa inyong lahat. Ito from Santa Rosa, Laguna, si Ricky Solar. Good morning po. Ayan, sabi rin ni Faye Persingula, happy 15th anniversary, Netherlands, Amsterdam. Diba? Ang titindi. Ito, watching ngayon si Ninong Rocky Berberabe. Hello, good morning. At ito na, syempre nakalimutan ko kung nasan siya, pero nasa US siya. diba? Kahit nasaan sa mundo, nanonood dito sa ating JA1 Live. Hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ito naman, blessed morning from Mataas na Kahoy, Batangas. Cleon Kyle Lubis, Miel Kirby Lubis at Ramil Lubis. Magandang umaga. Hello, good morning. At syempre kay Marin Manaig. Blessed morning sa inyong lahat from JA1 Northridge, California. Hoy, hello. Diba? Oy, nakapunta na ako doon. Wow. No? Okay, Pastora Annie, hello sa inyong lahat. Makakarating din tayo dyan. Amen. Ito kay Nora Santos. Magandang umaga po at blessed morning JA1 family watching from Riyadh. Eto, isisingit ko na to kasi may bumate. Sabi ni Jabina Membro Rivera, a blessed morning, J1 family. Happy birthday kay Kuya Chairman Rico Bicol. At syempre pa, hindi natin makakalimutan, truly, this is the day that the Lord has made, Sister Mel. Kasi ang ating one and only audio minister ay nag-birthday today. Aba, maligayang kaarawan po. Happy birthday! Hello, Golden Boy! Wow. More blessings sa'yo. Diba? Alam na. Ayan. At syempre pa, kayong mga sa online dyan, alam namin na ayaw nyong pahuhuli. Diba? Sa biyaya ni Lord. Kasi alam namin, at alam nyo na to, gusto natin ipaalala na talagang ang key for prosperity ay giving. Sister Mel. Yes. So, alam ko, dyan sa online,
hindi pa tatalo at hindi nyo makakalimutan how to give online. Yes, napakadali po. Marami po tayong options. Kung gusto nyo po mag-share na inyong blessings, meron po tayong GCash, meron din tayong BDO account and Metro Bank accounts. Naka-flash po dyan sa screen nyo. So isulat nyo na, take note na po nyo yan. At nyo. Pwede nyo i-share. Siyempre, oo. At siyempre, habang nasa live kayo, eto ang maganda si Sir Mel. Habang live na live kayong nanonood, nakikinig ng ating online church, makakapagbigay kayo through stars, sending stars. Sending stars. Nandito makikita nyo sa baba yung sending stars. Pwede kayo mag-send. So maraming paraan para i-share ang inyong blessings. At alam nyo naman, pag nasi-share kayo ng inyong blessings, doble at mas marami pang ibabalik sa inyo. Amen. Si Lord. Amen. At saka ang matindi nito, di ba, naging culture talaga nating mga JA1 na pag may binigay si Lord na rema word, tataniman mo talaga yon. Kaya sa totoo lang po, purihin ang Panginoon kasi laging merong binibigay din si Lord na pangbili mo nung ano nung stars, yes, di ba? Yes. Para pagdating na may binigay sa Lord na rema word, akin yon, send stars ka na agad. Lagi nagpo-provide si Lord. Always. So bati pa tayo. Ito may nakita ako si Nora Santos, sabi niya blessed J1 family watching from Riyadh. Ayun. Oh, ito naman si Mel Juvida. God is good all the time. Amen. From Davao naman. Davao. Hello, good morning. Yeah, maayong buntag. Oo, ito naman si Marilu Aguila. Good morning po from Balete, Batangas City. Ito naman, Kulit De Castro. Blessed morning po, JA1 family. At, ayan, ang dami nag-message. From UAE, Ronald De Castro. Hello, good morning sa inyo. Ito naman, sabi ni Paaday. Good morning po sa lahat. Enjoy Sunday from De La Paz, Batangas. And God bless po sa ating lahat. At speaking of stars, si Sir Mel, nag-send si Pastor Jerry Rosales. Good morning, J1 family. Have a blessed Sunday. Nag-send siya ng 200 stars. God bless you, Pastor Jerry. Yes, may the Lord bless you more. At ito po, meron din po tayo from Lee Laon, Southern Leyte, si Mary Grace Dalangin. Blessed morning, JA1 family. Hello, good morning. Good morning sa inyo. At syempre pa, gusto nating i-take ang opportunity na to na i-announce na ang ating church ay merong school. Naku! Diba? At ang pangalan ng ating school ay talagang kay Lord ito, Christ the Lord Institute. Yes, at accepting enrollment na po ang CLIFI. Ongoing na po ang enrollment. So kung hindi pa naka-enroll ang mga anak ninyo, mga chikiting, eto na po ang pagkakataon nyo dahil available po tayo syempre sa kindergarten, elementary at high school. At ang maganda, meron tayong discount para sa ating JA1 family. Oo, at ang vision ni Bishop ay talagang maging free. No? Pero sa ngayon, nag-o-offer tayo ng 50% on tuition fee, diba? So yung mga hindi pa naka-enroll na mga chikiting, yung mga inabot ng pandemic, diba? Yes. So eto, mag-enroll na po kayo, look for Ma'am Terry, yung ating principal dito sa ating sa school. Punta lang po kayo dito. Napaka-blessed tayo dahil alam nyo, napaka-importante na ang naririnig ng mga anak natin ay meron din tungkol kay Lord. Hindi lang puro nag-aral. Siyempre, yung wisdom na matututunan nila dito sa ating school ay napaka-importante. Especially sa mga younger years nila at natututunan nila ang mga tungkol sa Bible. Oo, totoo yan. Holistic, kumbaga, wisdom and knowledge. Diba yung wisdom coming from the Word of God na isa-share sa mga bata and the knowledge na makukuha nila academically. Yes. Yan. At syempre, hiring din po ang ating school. Ayan. Oo. Kaya kung naghahanap po kayo ng trabaho at gusto nyo rin maging blessing sa ibang tao, pwede po kayo mag-apply. Kailangan po natin ng mga teachers sa Araling Panlipunan. Yung mga licensed teachers natin. Oo. Araling Panlipunan, MAPE, Science, at Filipino. At syempre, tawagan nyo lang po at kaulitin kay Ma'am Terry Casanya. So, hello po. We welcome you sa ating CLIFI. Ayan, diba, si Sir Mel. Oo, saka ngayon sa lahat ng mga bagong pasok, good morning sa inyo. Welcome to JA1 Live. Masaya po kami na makakasama namin kayo today. At don't forget, mamaya po kung gusto nyo po mag-give, meron po tayong GCash, BDO, Metro Bank, at syempre meron mga stars dito sa Facebook na pwede ka rin mag-give. Ayan. Opo, at saka ang isa pa, huwag natin kakalimutan na i-share, i-like, at i-comment down below ang mga kapatid nyo, kaibigan, kapamilya. So Sir Mel, speaking of wisdom, di ba nung last sabi, ano ba ang naging rema talaga sa akin is yung pag may wisdom ka daw is humble ka. Yes. Di ba? Actually, naiisip ko yon, di ba pag yung
kami ng anak ko, yung nag-aaway kami ng anak ko. Nag-aaway na po kami ng anak ko, di ba? Kaya talaga ang prayer ko talaga sa Sir Mel, Lord, mas patalinuhin mo naman ako. Kasi, di ba, iba na talaga din sumagot ang mga bata ngayon. I'll give you one example. Actually, ito isa pamangking ko, tapos narinig ko din sa anak ko. Sabi niya, di ba, nagpe-pray kami, tapos meron kaming pupuntahan. Sabi ko, uy, wait. Sabi ko, yehey, dalawang tulog na lang. Ganyan, pupunta na tayo. Ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, Mami, dalawang gising din. Diba? Hindi mo naman naisip yun. Lagi tayo, pag may field trip, may pupuntan. Diba? Yes, ang isip lang natin, dalawang tulog na lang. Tapos nasabihin niya yung pamangking ko, tapos narinig ko din nga kay Rema, huwag niyo, dalawang gising din. O, diba? Kaya yon. So, diba, mapapaano ka lang, Lord, paying wisdom, hindi ko naisip na importanteng gumising. Kaya bangon na mga kapatid na andito lang, kaka-tune in lang sa atin. Bangon na kayo at nag-decide kayo na tumutok sa online natin, sa online church. Bumangon na, mag-inat-inat na kayo kasi truly, every gising is a blessing. A blessing. At yung mga papunta pa lang dito, si Sir Mel? Pwede pang humabol, yan. Of course. Habol-habol na. Kung hindi, okay lang yan. Next week, makikita namin kayo dito, hindi ba? At syempre, meron din tayo, eto, ang ating New Breed 10. Every Thursday po yan, ang Encounter Night. So every Thursday, kung wala po kayong mga life group at naghahanap kayo, face-to-face every Thursday at 6:30 p.m. at the Welcome Room. Kung gusto nyo pong sumali dito, just coordinate po with Pastor Paolo Teseco. Oo, ito yung sinasabi natin. Na minsan kung wala sila dito sa Welcome Room, pupunta sila sa bahay-bahay o dun sa office ni Direk Pao. Yes. Yan, ni Pastor Pao. At yung kanina nga, kung meron silang face-to-face, meron din silang online. Every Sunday. Oo, so ayan. Lahat may opportunity talaga makahanap ng inyong life group. Huwag na kayong mahiya at lumapit na kayo kay Direk Paolo. Dahil kung walang face-to-face, kung hindi kaya ng face-to-face, ni online talaga. Every Sunday po yan. Siyempre, kung meron sa professionals, hindi mawawala ang kabataan. Kasi ito talaga, alam nyo kahapon, di ba may gathering of music. Yes. Ang naging encouragement ng ating golden boy is natutuwa siya, isang wisdom talaga na yung wisdom na ibibigay ni Lord sa iyo is yung mag-decide ka na ipagamit kay Lord, yes, yung prime amen, years amen, mo. Amen. Di ba? Yung masigla ka pa, yung nakakatakbo ka pa, as in batang-bata ka pa, matinding wisdom yun na mag-decide ka na Lord, magpapagamit ako sa'yo. At ang mga kabataan ay pasok na pasok dyan, ang ating Jam Batangas. Yes, ating Jam Life Group Community every Sunday po yan. Yan po yung 2 p.m. at the Worship Hall. Ayan, so every Sunday nagkakaroon sila ng face-to-face dito. Yung mga live room, nagsasama-sama sila. So yung mga kabataan, mga mommies and daddies nanonood dyan. Ngayon, bakasyon na ang school, kapatid. So pwede nyong encourage ang mga anak nyo. Diba, like and follow nyo lang yung Jam Batangas page para makakuha kayo ng mga information. Mga updates, yes. O, pero ang maganda nito, meron silang 22nd year anniversary. So ano bang details nito, Sir Mel? Oo, greater glory naman talaga dahil July 27, meron po tayo here at the JA1 Mega Church. Ang registration po starts at 8 a.m. and coordinate lang po kayo kay Pastora Joy Pasho. Ayan, so ito, July 27, that's on Wednesday. So sama-sama malapit po tayo. Na. So yung mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon online, huwag kakalimutan, July 27, meron kayong anniversary dito. Isama nyo na yung mga kaibigan nyo, kaklase nyo. What? Habang bakasyon pa at magpuri kayo at magsama-sama dito sa ating worship hall. Nakakatuwa, ang daming programs ng JA1 na pwedeng totoo salihan. Kaya walang dahilan para hindi talaga tayo mapalapit kay Lord. Speaking of, syempre, di ba, meron tayong mga professional, yung yes, New Breed. Meron tayong Jam, yung kabataan. At every Sunday, mga mommies and daddies, pag pumunta kayo dito, since face-to-face na tayo, yes, pag dinala nyo ang mga bata nyo, meron tayong Kids Church! Yan! Oo, naku, si Kiera tuwan-tuwa sa Kids Church. O, di ba, maganda. Actually, yung ano ko, mag-ano siya, sabi niya, Mami, sabi ko, aatin ka ng Kids Church. Kasi, alam mo si Sir Mel, may ganun stage siguro mga bata. Hinahayaan ko kasi feeling niya adult na siya. Ay, may ganun. Kaya sabi niya, Mami, kay Bishop na lang muna ako makikinig, wow, okay lang. So, syempre, eh, kahit naman siya sumuot, Kids Church or kay Bishop, pwedeng, pasok pwede na pasok ang word ni Lord, di ba? At speaking of word ni Lord, maging excited po tayong lahat kasi di ba meron tayo, ang ating tinatapik ngayong July ay wisdom. Pero ito ang matinding revelation ni Lord ngayong araw na ito. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon, ang ating pagmumuniin is
Breakthrough to the battle. So ano ba ito? Medyo malalim, no? Breakthrough to the battle. Kahit tayo nahihirapan, after lahat ng ating paghihirap, ay may breakthrough at may blessing talaga na mangyayari. At syempre, ang ating speaker today, ang gagamitin ni Lord today, ay si Rev. Gio Husmillo. Oo. At speaking of breakthrough, nakakatuwa yung tayo, di ba, may kanya-kanya tayong battle. Yes. Pero ang matindi nun, sabi ni Lord sa Jeremiah 29, di ba, ibibigay niya yung magagandang plano, yung future. So kung nasa battle ka, mararanasan mo yung breakthrough ni Lord. Di ba, yung pag-feeling mo na dun ka sa negative pa na situation, isipin mo lang na hindi ito yung plano ni Lord sa akin. Yes. At ngayon, i-receive ni Lord, bibigyan tayo ng wisdom on how to break through. Yes. Diba? Ngayong umaga ito. Kaya, be excited mga kapatid. Ako excited na kasi sobra. Ngayon, diba, golden boy na ang aking hobby. So, parang feeling ko ako, papunta na rin doon. Kaya ngayon, ibang level naman yung pagkaplano. Diba? Ibang level naman yung hinihingi mong prayer and wisdom kay Lord, yes, na, Lord, ano ba ang susunod mong ipapagawa sa amin? So, be excited mga kapatid kasi matindi ang gagawin ni Lord ngayong umaga. Oo. At sabi nga nila, ang suffering ay only for a little while. Dahil hindi hahayaan ni Lord na nandun lang tayo nakastock. Mas maraming blessings ang darating sa ating lahat. So, i-claim natin yan today, of course. Yan! Kaya, tune in na, i-share and like pa rin ang ating online church. I-comment down below pa rin ang mga friends kasi ikaw ang gagamitin ni Lord ngayong, yes, oras na ito. Oo. At speaking of, di ba, ito holistic tayo. Sabi mo, ang dami ng mga activities naku, ng JA1. Napakadami. Ito ang matindi para sa ating mga, di ba, ito. Mga sporty, gano'n. Oo, mga sporty, oo. Ito yung, ano ko, ito yung party list ko, Sister Mel. Ah. Yung tataba pero hindi papangit. Ay! Yan. Diba? Ay, gusto ko yun. Diba? Sasali ka sa party list ko. At dahil dyan, may pagkakataon tayo na hindi lang tumaba, no? Maging sporty din. No. Kaya, di ba, meron tayong JA1 Unity Sports, meron tayong, ano din, bagong page yan, si Sir Mel, na pwede niyong i-like and i-share. At doon yung makikita naman yung isa pang part naman ng JA1 Family Activity, yung ating mga sports. At ngayon, ini-invite namin, katatapos lang si Sir Mel ng basketball. So ngayon, sinong i-invite natin si Sir Mel? Naku, i-invite natin ang lahat ng mga nagagandahan dyan, women's volleyball! Oh, napaka-exciting. Kung gusto nyo pong sumali dito, ang kailangan nyo lang pong gawin ay to coordinate with Rev. Gio. I'm sure maraming sasali dito. Napakasala. Actually, ako sabi ko gusto ko, pero talagang cheerer lang ako, naku, Sister Mel. Gusto ko rin, pero hindi kaya ng powers ko. Ako cheerer lang talagang pag ganyan ko. Hindi ko lang kung saan pupunta yung bola. So go, go, go. Fight, fight, fight. So again, mga women dyan. So mahilig mag-volleyball. So eto na. Malapit na mag-start ang ating volleyball. Nako, malapit na. Kaya join na kayo dyan mga guys. At ito na, bago tayo magsimula, dahil malapit oo, na tayo magsimula. Sabi nila, last 5 minutes. Yes. Ang bilis-bilis ng oras. Kaya ito, diba, na ang panahon para i-prepare ang mga communion elements natin. Maghanda na kayo ng mga juice dyan, ng mga bread nyo para sa ating communion mamaya. Oo, at hindi lang yon. Ihanda rin natin ang ating papel, ang, yes, ating notebook, ang ating, yes, Bible. Kasi napakahalaga na ninonote natin yung word na ating maririnig kasi pag yung times nga na nasa battle tayo, pwede nating buklatin yon. Ano ba yung binigay na Rema word, yes, ni Lord ngayong araw, yes, na to at din na magpapalakas sa atin. Oo, sabi nga nila, bawat time na mabuklat mo o may mabasa kang word or nasabi nila Bishop or nila Rev, iba ang dating. So pag binabalikan mo, iba-iba ang meaning. So mas magandang magte-take note tayo. Ako kasi pag nagsusulat ako, ay pumapasok sa isip ko lalo. Oo. Oo. Iba, reminder saka, talaga. Meron kasi kang mabivisualize mo, di ba? Pag sinulat mo, so mabivisualize, yes, mo na yung nakinig mo pa. So talagang power yon, yes, ano si Sir Mel? Oo. Sa puso't isipan talaga nakatatak yan. Kaya guys, bago tayo magsimula, i-share nyo ang live at sabihin nyo sa mga tita, tito, kaibigan, mga family members nyo to tune in na dito sa JA1 Live dahil napakaganda ng ating topic today. Oo. At isa pa, hindi lang ang ating mga communion elements, ang ating Bible, ballpen, kundi i-prepare din natin ang ating mga puso. Yes, tama. Kasi iba yung puso na uhaw, di ba? Yung talaga nag-expect kasi imimit ka ni Lord. Amen. Lalo, amen, na yung mga sa online. Actually, sa Sermer kasi, lalo nung pandemic, di ba? Yung hindi pa ano yung ating face-to-face, iba din pala yung naka-tune in ka talaga, yung wala kang gagawin, mga kapatid. Na-try ko na kasi yon na habang nakikinig online, naglalaba ako. Sorry, pero talagang that's reality. Pero
binigyan ko yung sarili ko talaga na, di ba, pag may nag-encourage, mag-focus lang po tayo, tumutok. So, talagang pag nakatuto ka lang, as in, feeling mo andito ka lang, di ba, iset mo yung sarili mo na nandito ka sa sanctuary, iba yung presence ni Lord talaga. At imimit niya talaga yung need mo. Ano, kaya kayo, i-prepare nyo ang mga sarili. Magdamit naman tayo ng maayos kasi, di ba, kung pupunta nga lang minsan sa tindahan, ano? Oo, sa tindahan, parang magpapalit ka pa, no? Ayaw mo ng kapambahay kasi makikita ka ng kapitbahay. Eh, eto ba pa naman ang ating imimit, ang ating King of Kings and Lord of Lords. Kaya, bago na, i-prepare ang ating mga puso, ang ating mga communion elements, ballpen, Bible, and notebook. Yes, kayo lang ang iniintay ni Lord. Kayo na lang iniintay. At nandito na po siya para bigyan kayo ng wisdom ngayong umaga. Kaya masaya-masaya kami na nandito kayong lahat dito sa ating JA1 Live. Oo, at syempre, eto pa, bati-bati pa tayo habang meron pa tayong time, 2 minutes. So, ang sabi dito ni Pastor Dave Marshall, mapagpalang umaga po, aking kapatid sa Panginoon. Ayan, eto naman kay Annabelle Lorente. Blessed Sunday morning, JA1 family watching from Al Ain, Abu Dhabi, UAE. Yan, hello, good morning. At kay Window, blessed morning, JA1 family, an extension ng 50 stars. God bless you, kapatid. Wow. Eto naman si Jelile Caranto. Amen. All the highest praise, glory, honor, and worship belongs to our Lord Jesus Christ now and forever. Eto, kasounds nung ating volleyball. Ang sabi ni Sabrina Ramos, blessed JA1 family, watching from Cagayan Valley. O, pasok, di ba, Sister Mel? Tama. Ito naman si Margie Permalino. Blessed Sunday morning. Good morning po. God bless you, Ben Marasiga, na nag-send ng 75 stars. Wow, ang dami nagsishare ng ito, stars. Ito, Sister Melanie. Melanie C. Hello, miss ka na namin dito, kapatid. Blessed morning from JA1 Al Ain, UAE. Oh. At gusto din nating batiin ang mga watching now. Si Kuya Virgo Ponsalano is watching right now. Hello, good morning po, kapatid. At eto naman, sabi ni Mary Ann Magalong, blessed morning, J1 family. People around the globe, hallelujah, amen. Ayun, yes. Sabi naman ni Hilda Dimaano, good morning from United Kingdom. Oh, yan, di ba? Itong mga taga-Middle East natin, hello po sa inyong lahat. At syempre, eto man si Lyra Santos Gonzalez. Blessed morning, JA1 family. Watching from, ito yung sa New Zealand. Nag-send pa siya ng 100 stars. Ooh, eto si Glenda Evangelista. Blessed Sunday morning, JA1 family. Watching from Auckland, New Zealand din. O, diba? At si Giselle, sabi niya, Giselle Reduque. Redike, good morning, JA1 Batangas from JA1 Lucena. At ayan mga kapatid, maraming salamat kasi tumutok kayo dito sa ating pre-live in preparation sa ating online church. Kaya huwag kakalimutan na i-like and subscribe ang ating Jesus the Anointed One Church Facebook account. Pages, yes. Yan, at dito nyo maririnig ang ating mga preaching ng ating bishop, ang ating mga pastors sa JA1. Yes, tama po. So ito na, magsisimula na tayo. Excited na ba kayo? Prepare na tayong lahat na mag-worship sa ating Panginoon. Again, ako po si Sister Princess Bicol nagsasabing, it's all about God. Yes, at ito naman po si Sister Melissa Ricks. Have a blessed morning and enjoy our service. Bye! God bless you all! Good morning po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak na kayo ay nandirito dahil kahit po makulimlim, umuulan, ay inuna po natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya naniniwala po ako na lahat kayong nandito, nanonood, at nandito physically ay ibe-bless ngayon ng Panginoon kasi po inunan niyo siya. Amen po ba? And we want to welcome you ngayong oras na ito. Welcome to Jesus the Anointed One Church!
nagpapasalamat sa kanyang puso. Amen. Sino po dito ang excited na magpuri sa Panginoon dahil si Lord ay binless siya, iningatan siya, at patuloy na pinagpapala. Amen. Kaya ngayong oras na to, palakpakan natin si Lord as we praise Him, as we give Him thanks, for He is good. Amen po ba? We will enter His gates na may napunong-puno na papasalamat sa ating mga puso. Amen. Hallelujah! I'm not afraid to die.
Isa pa po, isa pa. I will enter, I will enter your gates. Sino po dito ang handa na punuin ang lugar na ito ng pagpupuri para sa ating Panginoon? Pwede po ba tayo sumigaw na hallelujah? Amen! Come on! Pumalakpak po tayo ngayon! Oh,
po dito ang gustong isigaw sa mundo gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen? Come on, ngayong oras na to, let us arise and shout to the world that our Lord is good, that our Lord is faithful. Amen po ba? Na siya ay hindi nagbabago. Jesus.
Bishop. Hallelujah! Amen. Our God is good. Amen po ba? Amen. Kahit ano pong mangyari, kahit ano pang sitwasyon na dumating sa ating mga buhay, ang ating Diyos ay mabuti. Amen. Ang ginamit po ng salita ay good. Bakit hindi best, better? Kasi walang kayang i-compare sa Panginoon. Kaya siya ay good. Kaya walang better, walang best. Siya lang ang mabuti. Amen. Right now, pinag-uusapan po natin for the past few weeks, wisdom. And bilang mga anak po ng Panginoon, sino po dito ang pinupursue niya ay wisdom galing sa Panginoon? Amen? And the wisdom po is knowing things na hindi alam ng iba. Kasi si Lord lang ang may kaya magbigay nito sa atin. So in the times of trials, persecutions, or kung ano mang nararanasan natin, nataliwas sa mabuti. We know na ang ending pa rin ito ay mabuti. Kasi sinabi ng Diyos, and because He is who He is our protector, He is our shepherd, He is our healer. He is our blesser. Amen po ba? Ngayong araw sa to, as we worship Him, and we just close our eyes, and know and have faith in our hearts na si Lord ay tapat sa kung sino siya. At sa kahit anong mangyari, gagawin at gagawin niya ang pinangako niya sa iyo. Hallelujah.
clouds came, when the wind blew, I was okay. You were right there, you're in every step I take. When the night falls, when my heart aches, if I stumble, I will not break. You'll be right there, you're in every step I take. When the rain falls, when the rain fell, when the floods came, when the wind blew, I was okay, 'cause you were right there, you're in every step I take. When the night falls, when my heart aches, if I stumble, I will not break. You'll be right there, you're in every step I take. You're my shepherd, you're my keeper, my provider. Valley
fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. I'm never alone, I'm never abandoned. Fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. We belong to you, Panginoon, and we know we are forever blessed and protected because we belong to you and you belong in us. To you all the glory, honor, and praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. We honor you, Lord. Truly, you are our keeper. You're our provider. You're our everything, oh God. And we thank you for today. You have something great in store for us. And we believe in the power of your word, that all the things na amin pong nararanasan, maganda man ito o hindi, Panginoon, everything will give glory to your name. We adore you, we praise you, dinedeklara namin ang kalakihan mo sa lugar na ito at ang kaliitan ng kaaway sa buhay namin. We praise you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan, may gagawin si Lord sa'yo? Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Isa pong napakagandang umaga ang binigay sa atin ng Diyos ngayon pong araw na ito. Let us declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, He is the Anointed One. Amen. Yes, palakpakan natin ang Diyos. Ang ating pong minamahal na Bishop at ating pong Revelyn ay ngayon po ay nasa Canada at sila po ay nando doon para po samahan ng ating mga kapatid upang i-celebrate ang kanilang anniversary, I think, sa Edmonton and sa Fort McMurray. So, panalangin po natin palagi ang ating minamahal na Bishop at ang ating pong Revelyn. Amen. Sino excited ngayong umagang ito? Meron pong isang tao nagtanong siya. Sabi niya, ano kaya ang pinaka-paboritong pagkain ng mga Kristiyano? Ano kaya? May nagsabi po, gulo po, tubig. Pagkain ba yun? Iniinom pala yun. Siguro po, inuming tubig dahil ito po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Meron nagsabi, kanin. Bakit daw kanin? Dahil daw po yung kanin, ito ay maputi at sumisimbolo ng purity ng Diyos sa mga Kristiyano. Pero ang tama po at pinakamalapit na pagkain sa mga Kristiyano ay ang lechong baboy. Bakit po kaya lechong baboy? Dahil po sa bawat kagat ng lechong baboy, mamantika, makolesterol, you are one step closer to God. Amen? Sino dito ang gustong mapalapit sa Diyos? Mapalapit lang rin, pero wag naman uuwi kay Lord. Ano? Marami pang ipapagawa ang Panginoon. Amen? Ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito, pinamagatan ko pong from breakthrough to battle. Marami po sa atin, we are aware may battle po tayo. And after every battle comes breakthrough. Pero ngayon pong umagang ito, since we are moving in the amazing wisdom month, ipapaunawa sa atin ng Diyos na pwede rin pala na galing ka sa breakthrough, then comes your battle. Lord, samahan mo kami ngayong umagang ito. Naasahan namin ang malaking kilos mo. Mangusap ka sa amin, gawin mo nais mo. In Jesus' name. Amen. Sabi po ng Mark chapter 1, verse 9 to 13. Basahin po natin. One day, Jesus
came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. Verse 10, as Jesus came out of the water, he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him like a dove. And a voice from heaven said, you are my dearly loved Son, and you bring me great joy. Verse 12, the Spirit then compelled Jesus to go to the wilderness. And 13, where he was tempted by Satan for 40 days, he was out among the wild animals, and the angels took care of him. The Lord will be the one to bless His word. Sa binasa po natin ito, dalawa pong magkakasunod na mahalagang bagay sa buhay ni Jesus ang naganap. Ang una ay yung tinatawag nating baptism. Sabihin natin baptism. At ang sumunod ay ang tinatawag nating temptation. Let's say temptation. Akala ko po dati, nung ako po yung nung binabasa ko po ang Biblia, lalo na sa part na ito ng Book of Mark, dalawang magkalayong pangyayari ito sa buhay niya. Baptism and temptation. Pero mali pala. Magkadugtong pala yon. Right after the baptism, dumating agad ang temptation. Ibig sabihin, after the breakthrough comes the battle. Ang dalawang bagay po ito ay sobrang connected sa isa't isa. Agad-agad po, sabihin natin, agad-agad. Agad-agad po, after ng baptism ni Jesus Christ sa Jordan River, agad-agad dinala ng same spirit sa temptation, papunta sa battle. One moment he was in the baptism, one moment he was in the battle. One moment he was in the comfort of the Father, one moment he was in the conflict with the enemy. One moment he was in companionship with the Father, another moment he was isolated by himself. One moment there was a voice from heaven, then agad-agad may voice from hell. Ano ibig sabihin ng GPS? Marami ho sa atin gumagamit tayo ng GPS, lalo na kapag tayo nagta-travel sa isang lugar na hindi natin alam. Ang alam po natin, GPS is Global Positioning System. Pero alam mo ba, we have built-in GPS mula nung tinanggap mo si Jesus. You have God's positioning system. Ibig sabihin, GPS or God's positioning system will always lead you from breakthrough to your battle. Ngayon, pag-usapan po natin ang dalawang event na ito. Lagi nating tatandaan, ha? We have the GPS. Sabi mo sa katabi mo, you have the GPS. Pag-usapan po natin yung breakthrough muna. Nung magbukas po, when Jesus got baptized in the Jordan River, the heavens opened up. Tama? Bigla pong bumaba ang dove. At sinabi, there was a voice from heaven that's from the Father. And when the heavens opened, ganito po ang nangyayari. Kapag nagbubukas ang kalangitan, God is going to release His word and His blessings, which can change your destiny and the course of your life. Every time na merong breakthrough moment sa buhay natin, bumubukas ang kalangitan. At pagbukas ng kalangitan, nare-release ang salita ng Diyos. At kapag nare-release ang salita ng Diyos, there comes blessings after that. That can change your destiny and the course of your life. Sino po ditong excited dahil bukas ang kalangitan ngayong umagang ito? Do we believe that? Na ngayong umagang ito, kapag may na-release na word, hindi lang ito word galing sa inyong lingkod o kung kanino man tao. Pag may na-release na word, this is the word coming from the heavens.
And this can change the course and direction of our lives. Marami po sa atin, we are looking for direction. Kaya nga po sabi ko kanina, we have the GPS. Huwag kang mag-alala kasi kumanang ka man, kumaliwa ka man, nasa sa iyo ang God's positioning system. God is always putting you in situations na hindi mo alam, yun pala ang breakthrough mo. Sabi mo sa katabi mo, today is the day of your breakthrough. Bakit po grabe yung moment na yun, yung baptism? Bakit grabe yun? Kasi po, this is the only time in the New Testament na nagkasama-sama ang Father, ang Son, at ang Spirit. This is a great moment in history. Big deal po ito sa binitawang word. Sabi ko kanina, pag may breakthrough, may nare-release na word. Big deal po yun kasi merong nare-release na word. Basahin natin uli in Mark chapter 1 verse 11. Ang sabi doon, "And the voice came from heaven, 'You are my dearly loved son, and you bring me great joy.'" Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Yun ang sinabi kay Jesus. At ikay nagbibigay ng lubos na kagalakan sa amin. Ito pong salitang ito'y nabanggit kay Jesus Christ. Pero alam niyo po, tayo bilang mga nagmana ng kaharian ng Panginoong Jesus, we also have the same voice na laging nangungusap sa atin every day of our lives. Laging sinasabi sa iyo, "Anak, ikay mahal na mahal ko. You are my dearly love." At nagbibigay ka sa akin ng matinding kagalakan. Dapat po laging ito'y nakatimo sa puso't isip natin. Lalo na po pag tayo'y nandoon sa panahon that we have the battles, the problems, the trials, the temptations, yung bang paggising mo sa umaga, haharap ka sa salamin at sasabihin mo, "You are my dearly loved son, and you bring me great joy." Sabi ng Diyos, mahal niya ako. At ako'y nagbibigay ng kagalakan sa Kanya. Yung pag nasa Starbucks ka, sino dito ang nag-Starbucks? Pag tinanong sa'yo ng barista kung ano ang iyong pangalan, ang sasabihin mo, "I am the dearly loved son, and he brings me great joy." Pakilista yun, ha? Pakisulat sa pangalan ko yun. Sa cup. Ilagay mo sa cup yun. Ilagay mo. Pag nasa Facebook ka at walang nagla-like sa mga post mo, huwag kang magmumukmok. Ang sabihin mo, "I am the dearly loved Son of God, and I bring great joy to my Creator." Ikinukumpirma ng breakthrough experience ang identity mo. Uulitin ko, ang salitang itong galing sa Diyos is the confirmation and the assurance of your identity in Christ, that you are the child of the Most High God. At dahil anak ka ng Diyos, nakatimo ito sa isip at puso mo, kung matagal ka na naghahanap, sino ba talaga ako, ano ba talaga ang purpose ko, tandaan mo lagi ang sabi ng Diyos sa iyo, "I am the dearly loved Son of God, and I bring great joy to my Father." Kung nawawala ka, hindi mo alam kung sa katutungo, sabihin mo, "I am a dearly loved Son of God, and I bring great joy to my Father." Ako'y mahal ng Diyos at ako'y nagbibigay kagalakan sa Diyos. Iwan mo na yung dati mong identity na nalilito ka, na hindi mo alam kung sino ka. Dahil you are the child of the Most High God. Lahat po tayo nakakadepende minsan sa sinasabi ng iba pagdating sa ating identity. Kung ano yung makikitang maganda sa atin ng iba, dapat yun ang maging identity ko. Kung ano sasabihin ni kuya, ni nanay, ito yung identity ko. Iwan na natin yon, kasi ang binagbasihan natin ay ang ating mga kapwa, ang mangyayari sa atin. Lagi tayong nakadepende na pagagandahin natin ang image natin sa harap nila. Imaginin po natin, sinabi po ito ng Diyos kay Jesus during the time na wala pang miracles na nagagawa si Lord.
In short, bago siya mag-start sa ministry, sinabi na agad ng Diyos sa kanya, "You are my dearly loved son and you bring me great joy." Ibig sabihin, hindi base sa performance mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi porket ikay magaling ngayon, hindi ka magaling, mahusay, hindi mahusay. Wala po yan, basta mahal tayong lahat ng Diyos. Buti na lang po ang pag-ibig ng Diyos ay hindi performance-based. Kundi, we are sons and daughters, not by worth, but by birth. Anak ka ng Diyos, hindi dahil sa iyong performance, kundi dahil pinanganak ka sa Espiritu. Kaya po mahalagang ma-born again. Kasi po ang pagiging born again, pinag-uusapan natin ay ang relasyon ng isang ama sa anak. But most parents, ito po nangyayari, no? Mga magulang sa anak, ano? Pag nagkasala ba ang isang anak sa magulang, tayo po naman dito ay mga magulang na, ano po yung iba? For example, natapunan mo ng kape ang iyong tatay habang siya'y umiinom. Sasabihin ba ng anak doon sa tatay, "Ay, hindi na ako karapat-dapat na maging anak niyo. Natapunan ko kayo ng kape." Or gagawa ng mabuti si anak para lamang ma-earn niya ang karapatan na maging isang anak. Lahat ng chores sa bahay gagawin niya para lang masabi, "Ginagawa ko ito para ituring akong anak ng aking mga magulang." Meron bang ganun? Wala. Kasi sa simula pa lang, anak ka na by birth and not by worth. Sa simula pa lang, anak ka na agad niya dahil ipinanganak ka mula sa kanya. Ngayon, ang marami pong tao, ang maraming Kristiyano, tumitigil na sa breakthrough moment. Yung sinabi ng Diyos sa kanya, "You are my dearly loved son and you bring great joy to me." Kasi ang sarap nun eh, may confirmation from the Father. Pero wait lang, hindi pa natatapos dyan. Sabi po nung ating binasa, from the breakthrough moment, from the confirmation of the identity of the Son of God, of the Daughter of God, agad siyang idinala sa battle. Agad. So Jesus went from breakthrough to battle. Akala po natin ang approval ng Diyos ay base sa pagpapalang ating natatanggap. Pag puro problema, parang wala kang approval mula sa langit. Kaya po, this explains, kapag napapalapit tayo sa Diyos, parang lalong maraming problema at pagsubok. Sino po nakaranas nun? Mula nung siya'y na-born again, nakakilala sa Diyos, para bang lalong tumindi ang pinagdadaanan ko? Para bang walang tigil ang aking nararanasang pagsubok? Hindi po dahil may ginawa kang mali, pero may ginawa kang tama. Ano yung ginawa mong tama? Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At hindi papayag si Satanas. Hindi siya papayag na may ginawa kang tama. That you did something right. That Satan wants to destroy what God has prepared for you. Ang nararanasan mong battle ngayong panahong ito, hindi po iyan dahil ikay may ginawang masama. Ang nararanasan mong iyan is because you did something right that Satan wants to destroy what God has prepared for you. Hindi ka aatakihin ng kaaway kung hindi ka threat sa kanya. Kaya magsaya ka dahil ikaw ay nasa tamang landas. Kaya sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Pero bakit from breakthrough to battle? Hindi ba pwedeng from battle to breakthrough? Hindi ba pwedeng mula sa labanan o problema tapos blessings? Bakit nagmula muna sa blessing papunta sa labanan? Barang baligtad. Kaya po, hindi pwedeng ganun kasi hindi ganun ang way ng ating Diyos. Kaya ito pong ibig sabihin, kaya po ang Israelites tumawid sa Red Sea. Ano po yun? Then after that, biglang may promised land.
Okay? Ano pa? Merong, hindi po naman agad promised land eh. Pagtawid sa Red Sea, meron munang wilderness. From breakthrough to battle. Nakalaya sa kamay ng Egyptians at nakatawid sa Red Sea, pero may wilderness agad na dumating. Para pong tao, 9 months po tayong nasa sinapupunan ng ating mga nanay na paliligiran tayo ng tubig. Tama? Doon po natin nalalaman kung anong identity natin. Parang si Jesus Christ. During the baptism, there was water. At doon niya naintindihan kung ano ang kanyang identity. Siya ay dearly loved Son of God. Then kapag oras ng kapanganakan, mga nanay, anong reaksyon ng bata? Pag nanganak na, anong reaksyon ng bata? Sabay, yay! I'm alive! Yun po ba? Correct. Ang reaksyon niya, umiiyak. Bakit? Kasi after nung kanyang water experience, bigla na lang siyang inilabas sa mundong ito na punong-puno ng battle. Ang sarap sa loob, biglang inilabas sa kakaibang klima, kakaibang weather. From breakthrough to battle. Ano ang reaksyon niya? Yun, nagulat. Ito pong mundong ating ginagalawan, ito po isang napakalaking wilderness. Isang napakalaking battle. Tapos sasabihin ng mga magulang, welcome to the world, anak. Masayang masaya sila na nakikita kang umiiyak. Yun, umiyak ang bata. Masaya sila, nakamukha ka nila. Titingnan yung bata, uy, kamukha ng tatay. Medyo malapad. Merong kamukha ng nanay. Alam nyo, ganyan din ang Diyos. Matapos mong maipanganak sa Espiritu, mapapaiyak ka sa mga kakaharapin mo. Nakakaiyak naman ho talaga. Meron pong isang napakayamang milyonaryo. Siya po ay na-born again. At after po na siya ay ma-born again, nawala po ang lahat sa kanya in a matter of 1 month. Millions po, ang ganda ng kanyang negosyo when he was not yet born again. Pero na born again, in a matter of 1 month, nawala ang lahat. Bakit? Nagkaroon ng lockdown. What happened? Umiiyak siya. Sabi niya, ganito ba ang kapalit ng pagtanggap ko sa Diyos? Puro battle. Puro paghihirap. Pero after nung maranasan niya at maintindihan niya, sabi ng Diyos sa kanya, you are my dearly loved son. Ikaw ay aking anak. At nagbibigay ka sa akin ng kagalakan. Bigla siyang na-affirm, ikaw nga pala ang aking Diyos, ang aking Ama na nagmamahal sa akin. Hindi pa ho doon natatapos. Dahil na-affirm niya sa kanyang puso, ako pala ay mahal ng Diyos. Alam niyo po, binigyan siya ng ibang idea ng Diyos pagdating sa kanyang negosyo. Kung dati, ang kanyang negosyo ay in-house or merong building, ngayon po, binigyan siya ng idea ng Diyos, yung kanyang naging negosyo ay naging online. Pwede ko nga palang gawing online to. Yung dating nagagawa in-house, pwede ko na palang gawing online. Binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Ang isa palang tao, nakalam niya ang identity niya sa Diyos na siya'y mahal ni Lord, nagkakamit ng wisdom. Alam mo ba natin na ang wisdom, hindi po ito napag-aralan. Hindi po ito nakukuha sa libro. Hindi po ito dahil sa dami ng tinapos mo na kurso, may wisdom ka na. No. Wisdom is given by God. Hindi ito pwedeng pag-aralan. I-practice. Sabi nila, wisdom is gained by experience. Ibig sabihin, babase lang tayo sa experience natin, napaka-limited naman nun. So ano nangyari sa taong ito? Binigyan ng Diyos ng wisdom. Sinong gusto ng wisdom dito?
ina-affirm sa atin ngayon ng Diyos, you are my dearly loved son, and I am so pleased sa iyo. Ano nangyari? Yung online business niya, ay yung dating in-house na business niya sa isang building, mas lalong lumawak. Binigyan siya ng wisdom ng Diyos to do it online. At ang nangyari dito, mas nag-advance na nag-advance na nag-advance ang kanyang reach. Kaya po alam nyo, sa panahon natin ngayon, ang mayayaman hindi yung madiskarte lang. Ang mayayaman ay yung may wisdom na galing sa Diyos. At ito po ang sabi niya, ang aking tinanggap na karunungang galing sa Diyos para mapalago ko ang business ko. Alam niyo, sabi ng Forbes, ano? Ang kanyang business ngayon is worth 100 million pesos. Dati ito ay nasa 10 million, 20 million, pero ngayon times 5, times 10. Because of the wisdom of God na ibinigay sa kanya, na pwede pala online. Kaya nga po ang ating Facebook Live, mas marami tayong naging nailapit sa Diyos because naabot natin through Facebook Live, through YouTube. Ang iba-ibang bansa nakakapanood na sa atin. Sa ating mga preaching, sa ating live stream. So, hindi siya tumigil sa kanyang, hindi porket siya na-born again at nawala ang lahat sa kanya, nagtampo na sa Diyos. Ang nangyari sa kanya, mas lalo siyang kumapit sa identity na meron siya. At dahil kinapitan niya iyon, yung battle niya, hindi pinabayaan ng Diyos na siya'y malulupig sa kanyang battle, bagkos mas lalo siyang pinagpala kaysa dati. Dahil ang sabi doon, ayaw ni Satan na kung ano yung tinanggap mong breakthrough nung ikay na born again, ay bigla na lamang wala na agad siya. Ang tagal kitang inalagaan. 20 years, 30 years kitang inaalagaan. Tapos ngayon, bigla ka na lang sasamba sa iyong Diyos. Ang dami pong mga Satanists, mga spiritists na tumatanggap sa Diyos, sila'y lubos na pinapahirapan ni Satanas sapagkat sabi ni Satan, ang tagal kitang inalagaan. Kapatid, ang tagal nating nagpaalaga kay Satan, sa totoo lang. Pero nung ikay na born again, si Satan, siya po ay masyadong nadismaya. At dahil sa indismayado, gagawin niya ang lahat para sirain ang plano ng Diyos sa iyo. Pero hindi pwedeng manaig. Dahil sinabi na ng Diyos, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang plano ng Diyos is not to harm you. Pero minsan, ang plano ng Diyos nakaka-hurt. Kaya hindi sinabi ng Diyos doon, "My plans is to prosper you and not to hurt you." Dahil malimit, ang plano ng Diyos masakit tanggapin. Pero ang pangako ng Panginoon, kahit ikay nasasaktan ngayon, hindi ka mapapahamak dahil plano ng Diyos yan sa'yo. Sino ditong naniniwala? Ang dentista. Sino dito ang nagpabunot ng ngipin? Ang sabi ng dentista sa'yo, para lamang itong kagat ng langgam, ha? Titiisin mo. Eh, ang langgam pala ay ising laki mo. Tanong, sinasaktan ka ba ng dentista o hindi? Tapos ang kamay nagsasabing sinasaktan. May lima din naman nagtaas. Ibig sabihin, tapos ang kamay na nagsasabing hindi tayo sinasaktan ng dentista. May dalawa. Mas marami pa rin ang walang opinion talaga. Sinasaktan o hindi? Sinasaktan. Minsan nga, walang pangimay eh. Titiisin mo na lang kasi nahihiya ka sa dentista. Pero yung tuhod mo, gumaganon. Sinasaktan ka ng dentista. Bakit? Para hindi mabulok ang ngipin mo.
the dentist will hurt you, so you will not be harmed. Eh, anak ka ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa iyo, hindi ka niya ipapahamak, pero hindi niya ipinangako, hindi ka masasaktan in the process. Maari ngayon, dumadaan ka sa battle na nakakasakit sa iyong kalooban, pero ang tandaan mo, ang pangako ng Diyos to prosper you and not to harm you. At yun ay mananatili. Kahit anong gawin ni Satanas na pagde-destroy sa identity mo, hindi niya magagawa. Dahil buhay ang pangako at salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, pag may breakthrough moment ka, may salita ang Diyos. Kaya ang word ng Diyos sa ating lahat ngayon, you are my dearly loved. Minsan parang, wala lang naman yun eh, parang... Pag minahal ka ng Diyos ng mga Diyos, nag-create ng buong universe, tayo po, ang mundong ito, gagatulok sa paningin ng Panginoon. Pero tayo, sino tayo para mahalin ng isang Diyos na makapangyarihan? Bigyan ng magandang buhay, pagpalain, iligtas, sino tayo? Wala. Kaya yung sabihan ka ng Diyos na, ito ang aking anak. Ikaw ay aking anak na mahal ko. Ibig sabihin nun, kaakibat nun ang pagpapala, ang kagalingan, ang pagproteksyon, ang kasagutan sa panalangin, ang pag-overtake sa mga problema, at ang pagwasak sa gawa ng kaaway. Kasama lahat. Complete package. Kanino yun? Kaya mga kapatid, how do we overcome ngayon the challenges of the battle? Alam natin, si Jesus Christ, after ng kanyang breakthrough, dinala agad siya ng Diyos sa temptation field o sa battlefield. The same spirit that descended in the baptism is the same spirit that led him to the battle. The problem is not the battle itself. The problem is the one waiting for you there. Ang problema po ay hindi ang battle. Ang problema ay kung sino yung nag-iintay sa'yo sa battle mo. Alam natin, after ng baptism, kasama niya at kinonfirm siya ng banal na espiritu, may dove na bumaba. At siya'y dinala siya agad ng spirit papunta sa ilang. Sino ang tumagpo kay Jesus doon? Sa ilang? Si Satanas. Ang problema ay yung nag-aabang sa'yo doon. Satan has been in the battle waiting for Adam and Eve. Kaya nga sila'y natukso, nakaabang na sa battle si Satanas. Yan naman kasi sadya ang trabaho ni Satanas. To wait, to watch, and attack. Yan lang tinitingnan niya. Aabangan ka niya. Nakatingin siya sa iyo at aatake siya sa iyo. He was in a form of a snake or serpent. Sabi po sa Discovery Channel, the snake is the only species in the world that never blink. Ahas lamang po ang hindi kumukurap. Kahit isda, kumukurap. Pero ahas hindi. Meron pong isang babae, may alaga po siyang python. Nag-aalala po siya kasi yung alaga niyang python hindi kumakain ng napakatagal na panahon. Sino ho ditong may alagang python? O gustong mag-alaga ng python? Ahas. May isang babae po, may alaga siyang python, hindi kumakain ng matagal na panahon. Dinala po niya ito sa veterinaryo. O pinatingnan pala. Dok, ari pong aking ahas ay tagal nang hindi kumakain. Ako'y nag-aalala na. Katindi nun ano? Sabi ng veterinaryo, sige, i-check natin. Nagtanong ang veterinaryo sa kanya, meron ba siyang cage sa inyo? Wala po. Hinahayaan ko lang po siyang labas-masok doon sa aking kwarto. Siya ba'y natutulog sa cage or what? Wala po. Pag po kayo natutulog, katabi ko po siyang matulog. Sino ho ditong may katabing matulog?
na ahas. Sabihin mo sa asawa mo, hindi ka ahas. Tao ka, tao. May cage po siya. Wala palang cage. Ang sunod na tanong, naranasan mo ba siyang tumabi sa'yo? Tapos iniunat niya yung buong haba niya. Umunat. Yung unat na unat. Sabi niya, yes po. Inunat niya na po minsan yung kanyang katawan. Ah. Nagkaroon po ng conclusion o diagnosis ang veterinaryo. Sabi ng veterinaryo, may good news ako sa iyo at may bad news. Ang good news, anong gusto niyo malaman? Good news, bad news? Yung sister naman, nagganong pa yun. Good news muna. Ang good news, walang sakit yung ahas. Okay? Ang bad news, hindi siya kumakain dahil inuubos niya ang laman ng kanyang tiyan at sinusukat niya kung gaano kahaba yung amo niya. Dahil pinaghahandaan niya ang paglulon ng buong buo sa kanyang amo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-aalaga ng ahas. Dahil sa bandang huli, kahit gaano yung kabait, ahas pa rin yan. Wala sa JA1 na ahas. Amen? Ang nasa JA1, mga ahas killers, mga agila. Kaya pala umuunat, sinusukat yung amo para lulunin. I will tell you this, maraming tao mag-aahas sa'yo. Dahil naka-breakthrough ka, nagkaroon ka ng baptism, nagkaroon ka ng confirmation kay moment kay Lord, maraming tao pwedeng umahas sa'yo. Si Adam at si Eve, inahas. Pero let me tell you this, pag lagi mong nilalagay sa isip mo, ako'y mahal ng Diyos. Ang ahas niyan, ang ahas na yan, gagawin ng Diyos, ahas tulog. Ahas pa rin, pero hindi na kayang pakialaman ka. Hello? Sabihin mo sa asawa mo, kung kasama mo, okay lang matulog ka. Huwag ka lang maging ahas, okay? Joke lang po, joke lang. Kaya ang turo sa atin dito, huwag kang makikipaglaro sa ahas. Ang snake na tahimik at ang snake na nanlilingkis ay ahas pa rin. Akala mo ba si Satanas, si Satanas ang tinutukoy natin dito, ha? Akala mo ba si Satanas, masaya na naborn again ka? Masaya na may relasyon ka sa Diyos? Masaya ba siya na ikaw ay nag-MGR? Akala mo masaya siya na in spite ng pinagdadaanan mo ay nagagawa mo pa rin magpuri kay Lord? Akala mo ba masaya si Satanas na kahit gipit ka, nakakapag-tights ka pa rin? Well, hindi siya masaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi masaya si Satanas sa'yo. Yung iba natakot, naku, pahasayahin ko kaya para hindi ako galawin. Marami ho nagjo-joke, ano po, sabi nila, ayoko na mag-pray at i-vengeance si Satanas para hindi niya ako gambalain. Hoy, pag hindi ka nag-pray, ibig sabihin, kakampi ka niya. Sa anong gusto mo, ginagambala ka o kakampi ka? Eto, kaya ang dapat mong gawin ay ganito. Bring your breakthrough moment papunta sa battle mo. Uulitin ko, dalhin mo ang breakthrough moment mo papunta sa iyong battle. At ito lamang ang tanging paraan para ikaw ay maka-overcome. Tandaan natin, nung tinukso ng Diablo si Jesus Christ, ang ipinanglaban ni Jesus Christ sa kanya ay pawang mga salita ng Diyos.
Kaya kung ikaw ay lalaban sa kaaway, kung ikaw ay merong breakthrough moment, kinakailangan may tinanggap kang salita ng Diyos. At dahil ito yung salitang tinanggap mo, ito ang ipanlalaban mo sa battle mo. Alam mo ba natin, merong 7,000 promises ang Diyos sa Biblia. At yung 7,000 promises na yon ay pwedeng gamitin sa lahat ng uri ng problema, pagsubok o kapag kapighatian dito sa lupa. Paano na lang kung wala tayong alam kahit isa? Anong ibang lalaban mo? Anong breakthrough moment mo na pwedeng dalhin sa iyong battle? Sapagkat ito yung magpapatibay sa iyo upang magtuloy-tuloy kang marating mo ang purpose at destiny mo. Huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Part yan ng plano ng Diyos sa iyo. Sabi ko nga, ang plano ng Diyos sa iyo, hindi lang para ikaw ay mapagpala, minsan nasasaktan ka rin dahil hindi natin gusto ang plano ng Diyos. Isnabin mo si Satanas. Tandaan natin, after po ng wilderness moment, saka pa naganap ang mga milagro ni Lord hanggang ma-fulfill ang mission niya na iligtas ang buong sanlibutan. After ng wilderness moment na yon, nung ma-overcome niya yon, nagsimula sa breakthrough, baptism, napunta sa battle, the temptation, ang sunod doon, sunod-sunod na milagro ang pinaranas ng Diyos kay Jesus Christ. Bawat mapatungan ng kamay gumagaling. Madaanan lamang ni Jesus Christ, nagwawala na ang demonyo. Kaya, after ng pagsubok mo ngayon, sino dito ang nakakaranas ng pagsubukan? Ngayong oras na ito, may pagsubok. After ng pagsubok mo na yan, mararating mo ang purpose na ibinigay ng Diyos sa iyo. At pag narating mo yan, sunod-sunod na tagumpay ang iyong mararanasan. Romans chapter 11, ngayon pa lamang alisin na po natin sa isip natin. Ganito po kasi, kaya minsan hindi natin matanggap ang ating nararanasan dahil ang isip natin, ang mundo at ang Diyos ay sama-samang nag-a-adjust sa atin. Ang isip natin, ang buong mundo nag-a-adjust sa iyo. Para sa pleasures natin, akala natin umiikot ang universe para i-please tayo. Well, let me tell you this. Ang lahat po'y hindi umiikot sa atin. Ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 11, verse 36, "For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen." In short, it's all about God pa rin. It is all about God pa rin. Naalala ko po, bilang huling patotoo, ako po ay dapat susundo sa aking father way back January 2021 sa Dubai when I was still in Abu Dhabi. Susunduin ko po siya from Dubai at dahil po kasagsagan ng COVID-19, meron pong protocol. Kinakailangan para makatawid ka from Abu Dhabi to Dubai, kailangan magkaroon ka muna ng negative result sa iyong swab test. Okay? Anong nangyari? Sinwab test po ako nung gabi. Kinabukasan, lumabas ang resulta. Praise God! Ano kaya lumabas? Positive. Hallelujah. Wala naman ako nararamdaman. Ang iniisip ko, paano ko susunduin ng father ko? Wala namang sasakya. Mahirap magbiyahe from Dubai to Abu Dhabi. Ay, iniisip ko, paano kaya? Ang kasama ko si Pastora Sabang, mga bata nasa bahay, paano yan? Sila ay merong sakit karamdaman ako, ay paano sila? Pero sabi ng Diyos sa akin, "You are my dearly loved son. And I'm well pleased in your life." Alam nyo, nagagalak daw ang Diyos sa buhay ko. Alam nyo yun, pagka nalaman mong nagagalak ang Diyos sa buhay mo, parang nakakahiyang magreklamo. Ako'y biglang, ayaw nga pala. Ang ginawa ko ay mas na-excite ako. Ah, may COVID pala ako, ah.
Natuwa pa ako. Kumuha ko ng bag ko, nag-impake, sabi ko, eto na. Relax. Rest in the Lord. Nasaan yung toothbrush ko? Lalagay ko lahat. Gamit ko, lalagay ko na dahil dadalhin ako sa facility. Ilalayo ako sa aking pamilya. Pero ako'y masaya. Sino dito nakakita na na-COVID na masaya? Na nakanta pa. God is the strength of my heart. Ako huyog. Ba't ako excited? Kasi nilagyan na ako ng Diyos na may purpose ako doon. Sabi ko sa aking puso, may maboborn again ako doon kasama. Gagamitin ako tiyak ng Diyos sa facility para may masyeran ako. Sigurado yon, kaya ako'y masaya. Alam nyo, minsan dadaling ka ng Diyos sa isang masalimuot na sitwasyon para ikaw maging liwanag. Dadaling ka ng Diyos sa dilim para ikaw pala yung magsilbing liwanag doon. Kaya pagdating mo, hindi pa natin pansin, pagka nag-blackout, kahit gaano ka dilim, magbuhay ka lang ng maliit na liwanag, talo ang dilim. Kahit gaano ka liit, hindi kayang kaining ng malaking dilim ang maliit na liwanag. Kaya pagdating mo sa kumpanya mo, wow, lumiliwanag ang lahat. No? Kaya ano nangyari? Excited ako. Pero sabi po ng government doon, kinakailangan dalawang positive para ikaw ay madala sa facility. Kinabukasan, nagpa-swab test uli ako, lumabas ang result. Ano kaya ang result? Taas ang kamay, may sabing positive. 1, 2, 3. Yun ding nagtaas kanina, yun din uli ang tumaas ngayon. Grabe talaga. Huhulaan ko na. Yung sunod na tataas, yun din nagtaas kanina. Sino magsasabing ako'y negative na? Oy, nahiya sila. Dumami ang tumaas. At marami pa rin ang walang opinion. Ang nangyari? Praise God! Negative. Nalungkot ako. Sayang yung pag-iimpake ko. Kumanta-kanta pa ako nung gabi. Negative pala. Yung iba, yay, negative ako. Ako, negative. At sabi doon, para ikaw ay makalabas ng bahay, kinakailangan dalawa ding negative. Nagpa-swab test uli. Ano nangyari? Negative, positive? Yan, magkaiba na naman kayo ng opinion. Negative na po sa biyaya ng Diyos. Wala pala akong sakit. Dalawa lang ang nangyari sa akin. Maaring ako'y pinagaling ng Diyos overnight. Or pangalawa, maaring nagkamali ang medisina doon. Napaka-imposibleng magkamali doon. Napakaganda po ng sistema nila doon pagdating sa ganyan. So, ano nangyari ngayon, Pastor? Ang nangyari po'y ganito. Ano kaya ang purpose? Ba't ako hindi natuloy na lumabas? Yun pala, pagbukas ko po ng aking puntang opisina at nakita ko po sa balita na nung araw na susunduin ko ang aking ama, ay napakarami po, o napakalaki ng fog sa lugar na yun. Ano yung fog? Hamog. Pag po doon ay naghamog, halos hindi mo makita ang dinadaanan mo, lalo na't madaling araw. At nung makita ko po yun, sinabi doon, hundreds of vehicles ay nagkaroon ng aksidente sa kahabaan na yun. Eh yun yung oras na dapat ako'y nagbabiyahe. Ano nangyari? Yung palang nangyari sa aking iyon, na nag-positive ako, pinigilan pala ng Diyos ang aking pagbiyahe para ingatan niya ako sa paparating na aksidente. Na kung ako'y natuloy doon, baka yung aking Nissan Patrol, woo! Kasama sa na-aksidente doon, ang sakit sa dibdib. Hindi lang yun, baka mas malala pa ang nangyari. God's denial is mostly God's protection sa buhay mo. Hindi porket hindi ka natuloy mag-abroad, hindi ka mahal ng Diyos, sabi niya sa'yo, you are my dearly loved. At dahil mahal na mahal ka ng Diyos, iingatan ka niya sa kahit anong problema, sa kahit anong plano ng kaaway na wasaking ka. Advance na ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, advance si Lord sa buhay mo. Ay kaya tayo sa Kanya humihingi ng wisdom kasi siya'y nandun na, tayo papunta pa lang.
Alam niya na ang mangyayaring sunod. Alam niya na ang hangganan mo. Alam niya na ang hangganan ng mundo. Kaya kapag humingi ka ng wisdom galing sa Diyos, tama ang tatahakin mo. Kaya itigil na po natin yung pagre-reklamo. Nasasabihin natin, hindi ako manahal ng Diyos. Lahat na ginawa ko, naglingkod ako sa Kanya, tapos pinipigilan niya ang blessing ko. No, ang wisdom mo ay napakaliit kumpara sa wisdom ng Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin muli si Lord. Yun nga pong tinatawag na mga natural disasters, yan po'y kinukonsider natin na disaster kasi apektado ang tao. Kaya lang yan naging disaster kasi apektado ang tao. Pero sa paningin ng Diyos, hindi yan disaster. Yan isa sa mga kaganapan ng plano niya sa mundong ito. Hindi lang sa'yo, kundi sa buong universe. Disaster man sa paningin mo, pero blessing pala ito sa pangkahalatang plano ng Diyos. For example, lockdown due to COVID. Alam niyo ba ang gawa ng lockdown? Reduce nitrous oxide content by 65% in just 3 weeks in China. Ang lockdown na akala natin sumpa, ito pala ay nagdulot ng pangkalahatang kagandahan sa lugar ng China na reduce ang pollution by 65%. Ang mga pagsabog ng bulkan, sumabog ang bulkang Taal nitong mga nung I think January 2020. Alam nyo ba na may maganda palang epekto din ito? Hindi, Pastor, napapahamak ang tao. Sinabi na sa inyo kasing lumikas, ayaw pa. Anong ginagawa ng volcanic eruption? Nagre-release ito ng deposits which are rich in elements such as magnesium and potassium at nagbibigay ito ng magandang lupa. Kaya yung pong mga napapaligiran ng bulkan, sila po yung mga pinakamagagandang lugar na pwede tayong magtanim. Tsunamis. Akala natin sumasalanta lang ito sa tao? No. Ito'y kasama sa cycle ng Diyos sa humanity. Anong dinudulot ng tsunami? It provides more stable supply of food for the wild animals to avoid extinction. And fertile soils in the affected areas. Kung walang tsunami, marami na po palang hayop ang na-extinct kasi hindi lahat ay naaabot ng pagkain. Kita niyo ang wisdom ng Diyos? Next, earthquakes, mga lindol. Ang ginagawa ng lindol, they form natural springs. They make mineral sources available, kagaya po ng gold and silver. They help scientists in monitoring the inside of the earth. Akala natin ang lindol ay puro lamang yan, pahamak sa tao. Pero sa pinakamalaking paningin ng Panginoon, ito'y kasama sa plano niya sa buong humanity para po mas lalong pagpalain ang buong humanity. Dahil hindi umiikot ang mundo sa tao, ang tao ang umiikot sa mundo. Hello? Ano ibig sabihin? Ano man ang kalamidad na meron sa iyo ngayon, ano man battle na meron sa iyo ngayon, dalhin mo lang lagi ang breakthrough moment mo kung paano kang pinagpala ng Diyos, pinagtagumpay ng Diyos, pinawala ang utang mo noong 2021 at nakaranas ka na naman ng mas matinding problema, dalhin mo lang ang experience mo noong 2021 at sigurado, God will help you conquer that battle. Kaya po, from breakthrough to battle comes blessing. Sabi mo sa katabi mo, blessing. From breakthrough to battle, then blessing. Worship team, please. Lagi kong sinasabi po ito. Hindi natin mararating kung anong meron tayo ngayon kung wala ang Diyos. Kaya po ngayong oras na ito, marami sa atin dumaan sa napakaraming heartbreak, napakaraming disappointments. Pero today, kung hindi ka pa nakakaranas ng breakthrough, today God is going to let you experience that at tatanggapin mo by faith. At kung marami sa atin ang nakaranas na ng breakthrough at nasa gitna ka ng battle mo, God is going to remind you paano kanya iniligtas. Si Moses naglalakbay kasama ang mga Israelita papunta sa Promised Land.
Pero lagi siyang nire-remind, Lord, kami kaya ay talagang pinalabas mo? Kami kaya talagang pinalaya mo? Pero God is going to say, remember kung paano ko kayo niligtas sa kamay ng paraon? Pinalaya mula sa Ehipto. Ganon din ang gagawin ko sa inyo ngayon. Kaya kapatid, kung ano yung pagpapalaya na ginawa sa iyo ng Diyos, the last time na nagkaroon ka ng breakthrough, the same na pagpapalaya ang gagawin niya sa iyo ngayon. And then right after that, your battle na overcome mo, comes the blessings. Blessings na hindi mo ina-expect na marireceive mo. Blessings na hindi mo naman deserve pero tinanggap mo. Marireceive mo ito ngayong umaga. Let's all stand, mga kapatid. Let's assess ourselves. Nasaan ba tayo? Anong situation? Are we in the battle? Or are we getting near to our breakthrough? And are we near to our blessing? Huwag kang manghihinawa na sumamba sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. At sabi niya sa iyo, you are my dearly loved son. And I am pleased in your life. Ikaw ang mahal na mahal kong anak. At ako'y nagagalak sa iyo. As we sing this song, sige po, atin pong awitin ang awiting ito. With all our hearts. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. I just want to say I love you. You're the one who gave me life. You're the lover of my soul. Awitin natin ito sa Diyos. I am nothing to fear. You are the God who never changes. Yes, Lord. You promised you are always there for me. Hallelujah. Let's continue to worship God. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Father. The Father God who loved and saved me. In your hands I am. Comforter and my strength, joy and gladness of my heart. Come on, let's sing with all our hearts. You are the God who never changes. You promised you. The Lord my God,
Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay sa Diyos? At natin ideklara ito. You are unshakable. You are unmovable. You are unshakable. Yes, Lord. The everlasting God. I give my all to you. Because I trust in you. Habang dinedeklara mo ito, nangyayari ito sa iyong buhay. Nagiging ganito ang Diyos sa iyo. Come on, declare. I give my all because I trust in you. No one can. My heart's for you alone. Hallelujah. Lord, we believe you are here. And you are the one who brought us to the breakthrough of our lives. And you are also the one who will lead us to our battle. And when we overcome it with you, you will lead us to our victory and to our blessings. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid ko, mga anak mo, O Diyos, na naririto na umaasa ng breakthrough this year, I am declaring hindi ka patapos. Mahaba pa ang 2022. And 2022 is the year of amazing victory sa buhay namin. Lahat ng umaasa ng breakthrough sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, ito may physical, ito may financial, ito man ay spiritual, ito man ay sa kanilang emotional, intellectual. Lord, I am declaring, panalo ang salita mong binitawan ngayong umaga na ito, na sinabi mo, kami mahal mo, kami ay anak mo, pinili mo, at nagagala ka sa buhay namin. Kaya Lord, naniniwala ako, lahat na nagtitiwala sa iyo ngayon at nagsasabing ikaw ang kanilang unshakable, unmovable God will experience greater breakthrough than before. In Jesus' mighty name. Lahat ng mga tao na napunta sa lugar na itong umaasa sa iyo, naniniwala ako, pangako mo, Panginoon Diyos, hindi mo sila bibiguin. At lahat, Panginoon Diyos, na ngayon ay tumatawid papunta sa kanilang battle, nagkakaroon ng matinding ligligan, nagkakaroon ng matinding shaking, hindi kami matatakot, O Diyos, dahil ang kasama namin ay the unshakable, the unmovable God that can never be defeated. Kaya kung paano mo kami pinag-breakthrough sa nakaraan naming mga taon, ngayong taong ito, we will overcome our battle. Sasabihin namin kay Satanas, nangako si Lord, hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami iiwan. Nangako si Lord, ang kanyang pagpapalay, walang halong kabalisahan. Nangako si Lord, ang kagalingan ay nanggagaling sa kanya. At nangako si Lord, nothing, no weapons can prosper sa buhay namin. Ating banggitin ang pangako ng Diyos sa kaaway, at for sure, the enemy will flee. Lord, talunan na si Satanas sa buhay namin. Come on, sabihin mo, Satan, you are defeated. Satan, you are under our feet. Sige, tapakan mo ang plano ng kaaway. Tabdadyakan mo si Satanas. Wasakin mo ang ahas. Gamitin mo ang sword of the Spirit. Wasakin ang spirit of the serpent sa buhay mo. In Jesus' name. And we are declaring, walang bawi. Hindi makakabawi si Satanas sa kahit anong possession namin, sa kalusugan, every aspect of our lives. Hindi pwedeng mag-retaliate ang kaaway. Hindi siya magtatagumpay kailanman. Thank you, Lord, for you are immovable. You are unshakable. And God, we are now on the GPS. Kami, Panginoon, may GPS.
God's positioning system. At ngayong oras na ito, sa lahat ng mga mananagumpay, pinuposisyon ka na ng Diyos para tumanggap ng iyong pagpapala. At tatanggapin mo iyon ngayon, in Jesus' name. Tanggapin mo ang positioning system ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos lang ang magaganap sa iyo. Lord, itinataas namin sa iyo ang aming mga buhay. You are with us from our breakthrough to our battle. At ngayon, kasakasama ka namin sa aming blessing. We adore you. We seal everything by your blood. Talo na si Satanas at ang kanyang mga plano ay hindi mananagumpay kailanman sa buhay namin. We seal this by your blood and we offer to you our lives. In Jesus' name we declare, ang lahat ng pinagtagumpay ng Diyos ay sumigaw ng Amen and Amen. God bless you all. We are blessed and super duper favored by the Lord. Praise God! Shalom! Hooper Nikos! Ibig sabihin po, blessed. Before po ako mag-exhort ng para po sa ating offering and tithes, gusto ko lang po munang magpakilala. I'm a pastor po ng JE1 Rome, Italy. Hello po. I'm Pastoratess po. And ako po yung lubos na nagagalak because nakikita ko lang po dati to sa YouTube, sa live stream, ito pong platform na ito. And pinangarap ko po, sabi ko, Lord, makakatuntong din ako doon one day. Amen. So this is, kahit po hindi ako yung nag-preach, ako po ay medyo nanginginig. Kasi po, first time ko na sa ganitong karaming tao po ako ay mag-exhort, something like that. So, sino po dito ang nagsasabing mahal siya ng Diyos? Or naniniwala? Okay. Sino din po naman dito ang sigurado sa kanyang sarili na mahal niya ang Diyos? Sigurado po kayo? Sure? So, babasahin ko lang po itong verse na to. Sabi niyo po, mahal niyo si Lord. So, nasa 1 John 2, 3 to 5. Ito pong aking NIV. Ang sabi po dito, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, okay, is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. So, tayo daw po pala ay makikilala at nagmamahal sa Diyos, malalaman na nagmamahal sa Diyos kung sinusunod natin yung kanyang mga utos. And isa po sa mga utos ng Diyos ay ano po? Usually, sabi daw po, kapag ganitong, kapag ito na yung time, marami daw po tumatayo, pumupunta sa CR. But then, ang JA1 people po hindi garon because we are giver. Amen po. Kung ako po'y pahihintulutan 2 minutes, magsishare lang po ako about sa akin. Pwede po? About sa aking experience about this. Sabi nga ni, yung turo po is about breakthrough. Ako nga po yung OFW, for your information po, I'm a single mom. And naranasan ko po talaga yung matindi pong battle ng buhay ko. As an OFW, bago po tayo makaipon, o bago po kami makaipon, alam niya ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, marami pong taon, marami pong pagsisikap, maraming luha, marami pong napakabigat na trabaho ang aming pinagdadaanan. Year 2016 or 2017, if I'm not mistaken po, nagkaroon na po ako ng breakthrough. Kumbaga, nagkaroon ako ng hawak na pera na 1 million. So, I'm so happy at nagpapasalamat po ako sa Lord. And sabi ko,
it's time na parang gusto ko pong mag-umpisa na magpagawa ng bahay, ganyan-ganyan. But then, dumating po yung temptation. May nag-alok po ng business. Laki ng interest. Pasok, sabi ko, sa loob ng 2 years, balik sa akin, doble yung pera ko. And that time po, pinasok ko yon. After only 2 months, wala na po. Tumakbo na. And I was crying that time. Kailan ko naipon yun? Gaano karaming pagod. And that time din po, my child or my daughter is, she was, gusto po niyong mag-enter ng medicine. Pumasok ng medicine. So sabi ko, Lord, sana ako kukuha. Yun alang yung ipon ko. Naisip ko po, I'm a pastor na that time. Di na lang ako magbibigay ng aking offering ng tithes para unti-unti kong mabawi. Pero yung pong word ng Lord, sabi niya, anak, hindi sa paraan mo ikaw babawi. Sabi ng Lord, hayaan mong ako ang bumawi para sa'yo. Kaya sabihin po ninyo sa inyong katabi, pababawiin ka ni Lord. Amen. And ang aking pong anak, glory to God, nakagraduate na po siya, nakapasa na po siya last March ng Physician's Licensure Examination. Siya po ay graduate ng CLI. Product po siya ng school na to, nung siya po ay elementary and high school. And ako po ay nakapagpatayo na rin. That time then 2019, tinurn over po sa akin yung bahay, 2020. Kami po ay may sarili na ring tahanan. So from breakthrough to battle to blessing. Tunay po yun. Sabi ko nga yung itinuro ni Rev Gio, talagang yun din pala. When the spirit, isa po talaga yung spirit. And so, minsan po, sabi ko nga, kumakanta tayo, I surrender all. Hindi po ako magaling kumanta, sorry. And I will follow you. I surrender all and give my life to you. I surrender all and I will follow you. Pero bakit po minsan na nababago yung lyrics? I surrender all. Lord, wag lang ang wallet ko. Amen? Hindi po tayo dapat ganun. When we say we surrender all, we surrender all. Kasama po yung bulsa natin. Amen? At sabi ko nga po, ang patuloy at nagmamahal sa Diyos, nagbibigay para sa kanyang gawain. Dahil ang Lord po, sabi nga ang ating theme this month is wisdom. If you are wise, you will give. Amen? Kasi bakit? Pangako niya eh, bubuksan niya ang durungawan at pintuan ng kalangitan. So wise ka kung magbibigay ka kasi bubuhos yung matinding pagpapala sa'yo. Amen? So tayo po'y mananalangin. Ihanda po natin yung ating ibibigay at tayo po'y humanda sa blessing na ibubuhos ng Lord sa ating buhay. Lord, maraming pong salamat this morning, Panginoon, for this privilege, for this moment, O God, that we can give, Panginoon. Alam namin, O God, na ito ay isang pribilehiyo. Hindi po ito pabigat sa amin, bagkos, Panginoon, ang aming pagbibigay sa iyong gawain. Ito ang nagiging susi upang mabuksan ang pintuan at durungawan ng langit at lalo kaming mapagpala. Kaya naman, Panginoon, for all the hands, Panginoon, na nagbibigay sa iyo with joy in their hearts, O God, I declare that the blessing, the overflowing blessings, ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. To you alone, all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray, amen and amen. To his day.
Praise God. Atin po yung panalangin ang mga tithes and offering. Lord, salamat sa lahat ng mga ikapo, offering, pledge, love gift na naririto, Panginoon. We pray magkaroon ng miracle of multiplication. Lord, we pray na i-bless mo lahat ng mga tao nagkaloob, ibalik ng siksikliglig at nag-uumapaw sa kanila. We pray, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom para i-manage pa po, Panginoon, ang mga finances na ito and even sa aming mga trabaho, negosyo. We desire for the wisdom na galing sa iyo. At Lord, sa lahat ng mga anak mo na nagbigay, we declare walang taga JA1 na maghihirap in Jesus' name. And we declare walang mai-scam in Jesus' name. At kung meron man na-scam, pababawiin mo ng malaki higit sa kanila pong nawala sa kanila in Jesus' name. Lord, we thank you and we bless you sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tara po tayo sa ating Holy Communion. Ipanalangin po natin ang ating mga elements na gagamitin. Lord, we bless this day and we ask that ikaw po ay sumama sa amin even in this Holy Communion. Lord, pakabanalin mo at pakadalisayin ang lahat ng mga elementong ito na amin pong gagamitin. Lord, ito'y magsilbing papuri sa iyong pangalan at maganap ang iyong pong plano at purpose sa buhay namin. We bless you. Sanctify all these elements. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung alam po tayo ng isa, sabay-sabay po natin iparte. Glory, majesty.
po ang kamay ng wala pang juice or wala pang tinapay. Praise God. Hallelujah. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tas natin ating tinapay, sabihin natin, "Salamat Panginoon, dahil sa iyong katawan, ako ay gumaling. Tinatanggap ko ito." Sabay-sabay po natin kainin. Tas po natin ang ating mga cup. Sabihin natin, "Salamat Panginoon, dahil sa iyong dugo, ako'y nalinis at naligtas. Tinatanggap ko ito." Sabay-sabay po natin inumin. Praise the Lord. Konting announcement lang po. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating church building construction. At tayo po ay maging kabahagi po nito. Mag-pledge po tayo sapagkat alam natin, pag pinagaganda natin ang templo ng Diyos, nalulugod ang ating Panginoong, Panginoong Diyos. And at the same time, patatapos lang po ng ating Season 1 ng JA1 Unity Basketball League. At ngayon naman po ay mag-uumpisa na po by August ang ating pong JA1 Unity Volleyball League para sa ating mga kababaihan. Praise God. Napaganda po ng ating naging awarding ceremony. At marami po ay nagkasama-sama at na-bless po sa araw na iyon. And we expect na mas ma-enjoy pa po natin ang ating fellowship. Mga kababaihan naman, kayo naman po ang magsasama-sama para po sa ating volleyball league. Ngayon po ay parang meron na po tayong 90 na nag-sign up. At kung kayo po ay gusto pang humabol, pwede lang po kayong lumapit sa amin kina Pastor Jim Coaching, at sa iba pong committee po ng ating sports ministry. Yun lamang po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Malaya po tayong magbigay para sa ating templo. Po dito ang mga ready na to face the battle. Amen po ba? Hindi ko kayo marunin. Sino po dito ang ready na to face the battle? Amen. Yan. Isa pa, yung mas malakas. Sino dito ang ready na to face the battle? Amen. Yan. Kaya po, naniniwala ako na as we go into the battle, ay wala na tayong pangamba dahil we are the beloved of God. Amen po ba? Kilala natin kung sino tayo at alam natin ang sinabi at mga pangako sa atin ng Panginoon. Amen.
lahat, Panginoon, kami ay wala ng pangamba kahit ano pang kaharapin namin dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ay kasama namin. To You alone, God, we will give all the glory because You deserve it, Panginoon. Hallelujah. And worship to our God. Lord, You deserve the highest worship, Panginoon, sa iyong mga anak na narito, O Diyos, na patuloy na sumasamba, nagpapasalamat, Panginoon. Lord, we are here, O God, patuloy kaming nagpapakumbaba, Lord God, because apart from You, we can do nothing. Lord, patuloy mo kaming samahan in times of breakthrough, in times of temptations, Panginoon, and even in times of blessings na mararanasan namin in our journey, O God, sa aming pagsunod sa Inyo, Panginoon. Lord, we offer to You everything, O God, na aming pong natatanggap na mga pagpapala because, Lord, tunay nga na sa Iyo lamang nagmumula ang wisdom, O God. Sa Iyo lang nagmumula ang karunungan. Kaya sinabi mo sa Iyong salita, ang lahat nang nangangailangan nito ay hihingi sa iyo at ipagkakaloob mo. And truly, Lord, this morning, Panginoon, binuksan mo ang kalangitan at ipinagkaloob mo ang karunungan para sa iyong mga anak na humihingi, O God. Lord,
We ask you, Panginoon, to continue to protect us as we go home, Panginoon, sa bawat tahanan po namin. Ingatan niyo po kami, gabayan niyo kami, Panginoon. At we ask for your warrior angels, O God, na samahan kami hanggang sa aming pag-uwi. Lord, bless us to be a blessing to many people, O God. Hayaan mo po na ang liwanag mo ay makita sa aming mga buhay, Panginoon. At maging living testimony kami, O God, lalo na sa mga tao na nasa kadiliman pa, O God. Marami pong salamat sa lahat ng biyaya at mga pagpapala na nakahanda sa amin sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. Lord, continue to open the gates and windows of heaven. Continue to provide all our needs and let your presence, your protection be with us always. Wherever we go, whatever we do, we are blessed in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang walahagang pag-ibig ng Ama, di nauubos at nangahabol na pagpapala mula sa Panginoong Jesus. Nang walang sawang pagtuturo at pakikipisa ng banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon bukas at magpakailanman. Humayo po tayong daladala ang katagumpayan ng buong linggo, buong buwan at buong taon. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you all. Pastors, please stay at tayo po'y manalangin sa mga tao. God bless you all and see you again next week.